All right, so today guys, gagawa na lang tayo ng kiloin na basa. So ito yung basa fillet. Frozen po itong binili ko at na-defrost ko na. And then ngayon, ang first step na ginawa ko is huhugasan ko lang siya ng sukaw na may asin. So yan, suka ito na may asin. Kaya hugasan ko lang ng ganyan, ganyan-ganyan ko lang. Para mahugasan ng mga kung may bakterya, ganyan. Kung mamatay siya, di mamatay. Kung hindi, di hindi. Yan. Yan. Then, habang hinintay ko na medyo mababad ng konti, prepare ko na yung calamansi at onion leaves. May tubo na naman yung tanim ko doon na onion. So, yan. Hiwain ko yan ng maliliit. And then, naglagay na rin ako dito ng maliliit na luya. Ganyan po yung ano ko. Para mas masarap kasi pag maraming luya sa akin. Then, cilantro. Yan, cilantro yan. Ginayat-gayat ko na. And also, meron din tayong cucumber. Yan. Yan po yung ano natin ngayon. I-mix ko lang muna ganyan. Then, ang gawin ko ng next step is hihiwain ko na lang ito ng square. Like that, ganyan. Hihiwain ko na. So, okay guys. Hihiwain ko na muna. So, ayan. Tinihiwa po na po natin. Ang gusto kong hiwa is yung mga kahit ganito kalalaki lang para sa akin. Mas maganda. Para isang subo lang. Pag susubo, kainin muna. Ayan, ganyan lang po yung paghiwa. Ganyan lang. Okay? So, ngayon, hiwain ko na ng ano tong green onions. Ayan. Ganyan lang. Maliliit para ma-mix siya ng husto. Ayan. Good. Then, kailangan salain natin itong calamansi. Ilagay na lang natin ganyan. Then, itong pinag-anuan ng calamansi, pinagpigan, pwede mo na rin ihalong ganyan. Para mas masarap. Ayan. Okay. Lagyan din natin ng konting asin. Konti-konti lang. Then, subukan na natin ihalong ganito. Ayan. Naghugas po ako ng kamay. Ayan. Kung para kulang yung ano ng calamansi, then pwede nating dagdagan ng suka. Ayan, para kulang po yung calamansi kasi po. Kunti lang yung natira nung nakaraan eh. Kaya lagdagan ko na lang siya ng suka. Okay, stop. Tignan natin ng suka. Ito yung sukang original galing sa Pilipinas. Alright. Ayan, tama na yan. Ayan, ihalo na natin. Haluin ulit natin. Haluin natin mabuti. Then, pwede nang kainin. Oops. Alright.